Okay, hello ulit. Ang topic natin dito ngayon is the RPLA, no? Yung resistance natin using the resistivity, length over area. Pero dito naman, sasagutan naman natin ay yung mga problems na mayroong dalawang condition. And yung dalawang condition na yon dapat hindi natin mababasa yung word na drawn or stretch. So dapat wala muna ito ha, hindi muna in-stretch yung wire o kaya dinron yung wire or hindi rin dapat banggitin na mayroong same volume. Kasi yung tatlo na yan is magkakaparehas na condition. Magkaparehas yung drawn, magkaparehas yung stretch at saka yung same volume. Ang ginagawa natin, if you are answering problems sa RPLA na may two conditions, paghiwalayin lang muna natin ano-ano yung mga values ni R, ni resistivity or specific resistance, ni length, ni area, o kaya ni diameter in conditions 1 and 2. Kasi, ganito yung gagamitin nating solution, the ratio. Yung ratio ng resistance 2 over resistance 1, that is equal to rho 2 over rho 1, L2 over L1, and then area 1 over area 2. So this is a specific na kaibahan ng area, di ba? Rho 2, L2, tapos area 1, yung nasa numerator. Nagbaliktad. So bakit kaya ganun? Ganun din dito sa baba. Kung diameter naman daw yung ibibigay, the R2 over R1 is rho 2 over rho 1, L2 over L1, and yung area natin sa taas magiging diameter raised to 2. So bakit nga ba ganun yung ratio natin? From the original formula pa din, di ba? So let's say, let us focus to the second value. The R2, the rho 2, the L2, and the area 2. Di ba kung isasolve natin yung R2, that is equal to rho 2 L2 divided by A2. So ito yun. The R2 is equal to rho 2 L2 divided by the A2. And kung yung R1 naman yung focusin natin, then that will be R1 is equal to rho 1 L1 over area 1. Ito yun, the R1 is equal to rho 1 L1 dahil naka-over yung area 1, babalik ta rin natin, di ba? Mapupunta naman siya ngayon sa numerator. Okay? So ganun din naman yung nangyari dito sa baba. Pinalitan lang natin ng diameter. So take note natin kung diameter ang given, i-raise to 2 na lang natin, no? So let us try to answer the problem. So a lead wire and an iron wire are connected in parallel. The respective specific resistances are in the ratio 49 is to 24. The former carries current 80% more current than the latter, and the latter is 47% longer than the former. Determine the ratio of their cross-sectional area. So medyo kakaiba yung problem number 1 natin, kaya wag muna siguro tayong maglista what are the R, the rho, the L, the A, and the D in conditions 1 and 2, di ba? Sundan na lang muna natin yung binabanggit ng problem. So meron tayong materials, lead and iron. And then dahil sa formula natin, di ba? Dahil ang formula natin will be using R2 over R1, is equal to L or rho muna. Rho 2 over rho 1 times the length 2 over length 1 times area 1 over area 2. So yung ano ha, yung pagbabaliktad ng area. Kailangan natin ngayon i-assign sino ang number 1 and number 2. So let's say ito naman no. Si lead ang i-assign natin as the number 1 and si iron naman ang i-assign natin as the number 2. Pero dito sa problem, may binanggit pa dito, no? The former carries 80% more current than the latter. Kapag sinabi nating former sa mga English ano natin, no? Sa mga English statements, kapag former siya yung unang babanggitin na quantity kapag nagko-compare ng dalawa. 'Di ba we are comparing lead and iron? So dahil nauna sa sentence si lead, babanggitin siya ngayon sa next sentence as the former. And kung sino naman ang latter, siya naman ngayon yung pangalawang quantity. So lagay natin dito, no?
So, dito naman, kung mababasa natin yung former o kaya yung latter sa sentences, alam natin kung sino yung tinutukoy, no? This is the former and then the iron is the latter. So, medyo mahirap kasi maglista ng quantities dito, di ba? In conditions 1 and 2. So, condition ni lead tsaka ni iron, kung ano nga ba yung kanilang mga area, length, specific resistances. So, why not convert na lang natin directly ang kanilang sentences? For the first sentence, let's say these orange specific resistances are in the ratio 49 is to 24. So kapag sinabi nating respective, magkasunod pa rin yan. Sinusundan pa rin yan kung sino ang nauna at kung sino na, kung sino yung pangalawa. So in this case, meron tayong specific resistance ni lead over specific resistance ni iron. So this is the ratio. Kasi respective yan. Kung sino ang nauna, siya ang numerator. And then, kung papakita natin yan in conditions 1 and 2, so yung lead natin is number 1. Tapos, yung iron natin, yung number 2. And this is 49 is to 24. Next. The former carries 80% current. 80% more current than the latter. So, sino yung former natin? Si lead. So, si lead natin is I number 1. So, yung I number 1 daw natin is 1.8 ng ating latter current. So, I number 2. So, bakit naging 1.8? So, tandaan natin kapag mayroong percent more. Okay, basta percent na mas malaki. Percent more, percent longer, percent bigger. Yung 1, dinadagdagan natin ng point ng kung anong percent man yun. So ito, for example, 80% more, kaya magkakaroon tayo ng 1.8 nung latter. And dito naman, bang tingnan nyo din ito. The latter is 47% longer than the former. So yung latter natin, pinag-uusapan yung length, yung L2 yon, di ba? Yung L2 naman ngayon is 47% longer. Kaya 1, dadagdag natin yung 47% para sa length number 1, which is the former. Okay? Next, no, kung susundan na natin ngayon, kasi tapos na yung sentence, di ba? Na-convert na natin sila. Determine the ratio of their cross-sectional areas. So, meron tayo ngayong isosolve na fraction. So, that is either area number 1 over area number 2 or area number 2 over area number 1. Kasi parehas naman yan na ratio, di ba, between the areas. So, para ma-answer natin yan, kailangan meron tayong R, meron tayong fraction ni L, and ni rho. So, okay tayo sa rho. Di ba, meron na tayong fraction ng dalawang rho. And then, between the L, pwede rin natin gawa ng fraction yun. Paano ngayon yung R? So, walang binigay na relationship between the two R's. Pero, there is a current. Diba? Lalagyan natin dito. So, but in parallel condition, parehas yung voltage, diba? V1 is equal to V2 kasi binanggit dito connected in parallel. And saan natin gagamitin yung V1 is equal to V2? Using the Ohm's law, we can say that R is V over I. Diba? Kaya yung R2 over R1 natin, eto, yung R2 over R1 natin na ito ngayon will become V over I ng condition number 2 over V over I ng condition number 1. At dahil nasa parallel connection tayo, magka-cancel ngayon yung voltage. And then, magbabaliktad sila kasi di ba mga denominator yan ng ating fraction. So, this will become I1 over I2. So, palitan natin ngayon, no? I1 over I2 is equal to rho 2 over rho 1 times L2 over L1 times area 1 over area 2. So, ulitin natin na bakit naging I1 over I2 yung R2 over R1. Kasi using Ohm's law nga, yung R2 is magiging V over I.
di ba, ng condition 2. Tapos yung R1 naman is magiging V over I din ng condition 1. Pero magka-cancel yung V because of the parallel connection, equal yung V. And di ba dahil nasa denominator ng numerator si I2, bababa siya. Dahil nasa denominator ng denominator si I1, aakyat naman siya. So, ayan ngayon yun. So, palitan natin, sabi sa problem or sabi sa ating statement na mga nabuo, the I1 is 1.8 nung I2. Palitan natin. 1.8 of I2 over I2. So, para makancel natin yung I2. And then, rho 2 over rho 1 is kabaligtaran naman ng rho 1 over rho 2, di ba? Kung mapupunta sa numerator yung rho 2, mapupunta rin sa numerator yung 24, tapos yung 49 is dito na. Next, meron tayong relationship between L2 and L1. The L2 is 1.47 ng L1. So, over L1, cancel, cancel. So, times area 1 over area 2. So, siguro in this case, we can now already solve for the area 1 time over the area 2, di ba? By cross multiplication. So, yung 1.8, mamumultiply yan ng 49 kasi cross multiply. And then, madidivide na ngayon yung mga numerators sa kanan. Yung 24 tsaka 1.47. So, the answer here is 2.5. So, tama naman ito. The 2.5. Pero because of the key answer na nakalitaw, which is 0.4, so baka ang hinahanap dito is the area 2 over area 1. So babaligtarin natin ngayon si 2.5. And this is 0.4. Ayan. So actually, this problem is ano na, mahirap na to, yung problem na to, involving the RPLA. No? Mahirap na yan. So sana yung mga susunod na problem, eh, mas madali. So tingnan natin. A piece of silver wire has a resistance of 1. What will be the resistance of manganin wire? 1/3 the length and 1/3 the diameter if the specific of manganin is 30 times of that silver. So maglagay tayo. Condition number 1 is the silver. I think madali na ito kasi we can list down, no? Kaya nating maglista. Ano yung R, rho, L, tsaka A. And yung condition number 2 naman is manganin. So meron tayong R1, which is 1. And then what will be the resistance number 2 ng manganin kung ang kanyang length, eto, yung length number 2 natin is 1/3 of the length. So 1/3 ng diameter. 1/3 of the length ng silver. Ito yun. So, 1/3 of the length. And then, the diameter then is, the diameter number 2 is 1/3 then ng unang diameter. So, ganyan natin i-convert. Tapos, specific resistance of the manganin is that 30 times nung condition number 1. So, sana na-convert natin na yung tatlo na yan. So, kasi meron tayong relationship between the three. The length, the diameter, and the specific resistance. Ito, tagalogin natin. Yung length ng manganin is 1/3 ng silver. Kaya yung L2 natin is 1/3 of L1. Yung diameter ng manganin is 1/3 of the silver. Kaya yung D2 natin is 1/3 of the D1. And then the specific resistance is 30 times ng silver. So yung rho 2 natin is 30 ng rho 1. At dahil involved ang diameter, so yung gagamitin natin, R2 over R1 is equal to rho 2 over rho 1 times L2 over L1 times D1 raised to 2 over D2 raised to 2. So we are looking for the R2. I-cross multiply natin yung R1 dito. Ilagay na natin dito yung R1. So, the R1 is 1. Tapos, yung rho 2 natin is 30 times. Diba? Yung rho 2 natin is 30 times of the rho 1. Over rho 1. Next, pagdating sa length, so pwede raw ulit natin palitan si length ng 1/3 of length 1. So, over length 1.
And then pagdating sa diameter, so pwede itong naka-square na lang yung buong quantity. So pwede nating parang pina-factor out yung square. Yung D1 natin is D1. And then yung D2 natin yung pwedeng palitan, di ba? Based sa nalista natin, si D2 ang pwedeng palitan as 1/3 of D1. Magka-cancel na dito yung mga variables, Rho1, L1, and the D1. Ang ibibigay na sa atin ng answer dito is already the resistance number 2. 30 times 1/3. And then, i-divide natin yung 1/3 na naka-square. So, the answer is 90 ohms. So, ayan, dumali na, di ba? And for the last problem, some wire of cross-sectional area 1 square millimeter has a resistance of 20 ohms. Determine the resistance of wire of the same length and material if the cross-sectional area is 4 millimeters. So magkaroon tayo ngayon ng condition number 1. At condition number 1, the resistance is 20 and the area number 1 is 1 square millimeter. Next, for the condition number 2, ano daw ang resistance? Kung same ang length, so L2 is equal to L1, binanggit yan, same. And kapag same ang material, the rho 2 is also equal to the rho 1, di ba? Kasi same yung material. For example, parehas na copper. Di ba, iisa lang naman ang resistivity ng copper. So, parehas yan. Na kung saan the area number 2 is 4 square millimeters. So, involved dito ang area. Kaya R2 over R1 is equal to rho 2 over rho 1 times L2 over L1 times A1 over A2. So, ganun ulit. I-cross multiply na kagad natin yung R1, which is 20. At dahil parehas ang rho, cancel na natin. Parehas din naman yung length, cancel na din natin. Ang matitira na lang dito is simply the area 1 over area 2. So the area 1 is 1, tapos the area 2 is 4. Matitira nito is 20 over 4, 5 ohms. So ayan lang. So, ganyan natin sasagutan yung problems about ARPLA in two conditions without the drawn or stretch condition.